Hey there my friend! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin yung 3 simple steps kung paano ka magpapasali ng prospects sa network marketing business mo. So itong isi-share ko sa inyo ay mismong strategy na ginagamit ng aking team. As of the making of this video, yun pa rin yung ginagamit namin. And at the same time, may requirement itong video na ito, itong training na ito. Kailangan meron kayong tangible products na binibenta. So, any tangible products like yung mga health and beauty products, sabon, shampoo, or whatever. Basta yung produkto na nakahawakan. So, hindi to mag-a-apply sa mga walang tangible products. Pwede rin to, I think, sa mga may service-based na company. Hindi ko sure sa mga ganun kasi hindi pa naman ako nakakasali kahit kailan sa ganung klase ng negosyo. Like yung mga service-based company, like yung may mga naririnig ako na ticketing, loading, etc. Yung mga ganyan, pwede rin siya mag-apply. Pero ang pinakang effective net strategy na ito is talagang nag-work sa mga may tangible products. Okay, especially health and beauty products. So, yung mga binibenta, yung mga nahawakan na produkto. So, step number one para makapagpasali ka ng prospect sa iyong negosyo is magbenta ka muna. So, kaya ako sinabi na required na meron kang tangible products. So, ano yung purpose? Bakit magbenta muna? Paano ako makakapagpasali sa pagbibenta? Actually, makakapagpasali ka talaga sa pagbibenta kapag yung customer mo ay naging satisfied sa produkto, alokin mo ng discount, tapos i-share mo yung package. Pag tinanong niya paano ba maka-discount, bili ka lang nitong package. Diba? Kahit yung pinakang mura na package lang, o nakapagpasali ka na. And at the same time, meron kang loyal na customer na bumibili ng produkto mo every single week, month, or whatever kung kailan niya binibili. Kasi nagustuhan niya yung produkto eh. Baka kapagpasali ka sa ganun. So, huwag niyo isipin na isang way lang yung pagpapasali, which is yung pagbibilog-bilog, yung pamamawir sa kanila, multiple accounts, yung mga kalokohan na yan. Hindi lang yun ang way. Okay, yun lang yung madalas na naituturo kasi nga, meron mga scarcity mindset yung mga uplines eh. Kasi ang gusto lang talaga nila is kumita lang sila ng kumita na hindi nila iniisip yung mga nasa ilalim nila. So, with that being said, no, magbenta ka muna. So, bakit magbebenta ka muna? Bukod dun sa sinabi ko kanina na pwede kang makapag-recruit sa pagbebenta ng product, ay pwede ka rin na makapag-recruit sa pagbebenta mo ng product kapag rumisulta ka. Okay, so ibig sabihin, ang goal nito, bakit kita pinagbebenta muna, is rumisulta ka muna, kumita ka muna. Okay, so magkano naman yung kailangan mo nakitain? Hindi naman necessarily na super laki, kailangan 10,000 isang linggo. Hindi naman ganun. So let's say sabihin na natin ang isang empleyado ay kumikita ng 12,000 a month. Hindi ko alam kung may ganun pa din ngayon. 12,000 a month. Yung typical na salary ng isang empleyado, yung regular, yung hindi professional level, hindi ganun. Let's say 12,000 a month. So that means 4,000 per week yan. Tama ba? 3,000 pala. 3,000 per week. 3 times 4 is 12. So 4 weeks. So let's say ganun. So, pwede mong i-goal na kumita ka ng at least 3,000 or 4,000 sa loob ng isang linggo or mas malaki sa kinikita ng isang empleyado. Like, for example, 12,000 ang kinikita ng isang empleyado. Sa example na binigay ko, pwede kumita ka ng 13,000 sa loob ng isang buwan o kahit 10,000 sa loob ng isang buwan sa pagbibenta ng products. Okay? Yun yung importante na part doon. Pagbibenta ng products. Hindi sa recruiting. Okay? Pwede mo naman isama yung recruiting kung sakali man na may ma-recruit ka or ma-recruit mo na customer. Di ba? Na yung customer mo na pa-member mo kasi gusto niya yung product, pwede mo isama yun, yung income na yun. Kasi ang maganda dito, kahit na hindi naman super laki nung kinikita mo, ang importante, kumikita ka, is online selling kasi yung ginagawa natin, di ba? And even offline selling naman is referral lang naman yun, word of mouth lang naman sa offline selling. Pwede ka pa rin kasing kumita, even though mas malaki kinikita ng isang empleyado kumpara sa'yo, kumikita ka kahit nasa bahay ka lang. Kapag nag-online selling ka, di ba? Kumikita ka, kahit kung nag-offline selling ka naman, syempre, mas maganda kung pagsasamahin mo yung dalawa na yun kasi yun rin yung tinuturo ko sa mga members ko. Parehas gawin, online and offline selling. So, offline selling naman, ang importante dito sa negosyo natin kasi kumikita ka na hindi mo kailangan gumising ng maaga para pumasok sa trabaho, makipagsiksikan sa MRT or makipagsiksikan sa pag-commute, lalo-lalo na as of the making of this video is hindi pa naman nawawala yung pandemic. So, malaking risk yun, di ba? Na pwede kang mahawahan kapag labas ka ng labas. Pero, kumikita ka, kahit hindi kasing laki ng kinikita ng isang empleyado, kumikita ka pa rin na kahit nasa bahay ka lang, kahit wala kang boss, sa pagbibenta ng products online. So, yun ang importante na part doon. So, hindi naman kasi important, kaya sinasabi ko, hindi naman importante na kumita ka agad ng limpak-limpak bago mo i-share yung negosyo mo. So, yun yung number one. Step number one. Kailangan mo muna magka-resulta sa pagbibenta ng products. Number two, kapag kumikita ka na, is share mo na yung result. Okay, hindi, once again, hindi kailangan na super laki niyan. Okay, hindi kailangan na 1 million isang linggo. Hindi kailangan na ganun.
Okay, kahit yun, 3,000, 4,000, 3,000, 2,000 sa loob ng isang linggo, okay na yan, sapat na yan, kumita ka na, nasa bahay lang. Yun yung importante doon, yung magandang part doon eh. No, na hindi ka kailangan gumising ng maagap, yun nga, makapagsiksikan sa commute, ganyan. Hindi mo na kailangan gawin kung anong ginagawa ng typical na empleyado, nagagawa mong kumita sa pagbibenta pa lang ng products online. So, i-share mo yung resulta mo dun sa mga tao na kakilala mo. Okay, magsimula ka dun sa mga kakilala mo. Share mo sa kanila, kumita ako sa pagbibenta ng products online. Ganun lang kasimple. Gusto mo rin ba matutunan? Masyado kasi natin pinapakomplika yung mga bagay-bagay na ang simple-simple lang naman. Pero once again, hindi porket sasabihin mo yun sa kanila, sasalin na sila sa'yo, magic word. Hindi magic word yon. Tanggalin nyo na sa isipan nyo na may magic script na sasabihin mo lang, tas sasalin na sila. Walang ganun. Usually, yung mga script, ginagamit lang yan para hindi ka na mahirapan na i-type ulit. Lalo na pag sa chat, i-type ulit kung anong sasabihin mo or para hindi ka na mag-isip na mag-isip para sa mga baguhan, hindi ka na mag-isip na mag-isip kung ano yung dapat tamang sabihin. And as much as possible, sa totoo lang, mas gusto ko para sa mga baguhan na hindi scripted, okay, hindi sila bigyan ng script, mas maganda kung ikaw mismo yung magsasabi. Magbibigay lang ako ng pattern. Merong script pero nasa sayo kung gagawin mo yan or hindi. Ang importante, yung sasabihin mo is katulad nung mensahe na sinasabi ng script na yan. So for example, yung sinabi ko kanina, tingnan mo to, kumita ako sa pagbibenta ng products online. Gusto mo rin ba i-share ko sa'yo kung paano? Di ba, simple lang nun. Kung ayaw nila, diwag. Next. Ganun lang kasimple. Kasi may resulta ka na. And at the same time, malaki yan na itutulong nito sa subconscious mind mo. Mas tumataas yung confidence mo kasi kumikita ka. Unlike sa pinipilit mo na mag-recruit ng mag-recruit na magbilog-bilog, ano ang nangyayari is pinipigilan ka ng subconscious mind mo kasi hindi naman tayo na-train para maniwala agad. At kahit anong training ang attendan mo, kahit anong motivation at baliwan session ang puntahan mo, hindi mabilis na babago yung subconscious mind. Pero pag nagka-resulta ka, ang bilis mabago ng programming ng isipan natin. Ang bilis natin magkaroon ng paniniwala, totoo nga na kumikita pala talaga dito. Diba? I'm sure na experience nyo yan. Kung kayo ay nakaka-relate dito sa sinasabi ko, the moment na kumita ka, diba mas tumaas yung confidence mo? Mas tumaas yung confidence mo na i-share sa tao kung anong ginagawa mo. So, i-comment mo dyan sa ilalim kung nakaka-relate ka dun sa sinasabi ko sa'yo. So, yun yung gino-goal ko. Kaya kung kayo pinagbibenta muna para mapataas yung confidence mo sa sarili mo na totoo nga, kumikita talaga sa ginagawa mo. Unlike sa pipilitin mo nga magbilog-bilog, nasa hindi ka pa kumikita, ang hirap talagang maniwala. Ang hirap talagang maniwala kasi hindi ka pa nga kumikita eh. Diba? So, ang point dito is hinahack natin yung subconscious mind. Okay? Binibigyan ko na kayo ng strategy kung paano mo mahahack yung subconscious mind mo. Kasi once na kumita ka na, hindi mo na kailangan na kumbinsihin pa yung sarili mo na kikita ka kasi kumita ka na nga eh. And at the same time, sa pagbibenta ng product, hindi mataas yung resistance ng tao. Kasi lalo-lalo na sa taong 2020, no, mas dumami yung mga taong yumaman sa pagbibenta ng products online. So, hindi to basta-bastang industriya, hindi to basta-bastang strategy lang na ginagawa yung pagbibenta. Tanggap ng maraming tao yung pagbibenta ng products, lalo-lalo na pag sinabi mong online selling, tanggap nila yan. Unlike pag sinabi mong networking, home-based, part-time, extra income, hindi nila tanggap yan. Negative agad yung association nila pagdating dyan. So, yun yung itinuturo ko sa inyo ngayon. So, once na nagkaroon ka ng result, i-share mo sa kanila. Kumita ako sa pagbibenta ng products online. Gusto mo, turo ko rin sa'yo kung paano. Diba? Simple lang. And step number 3, masalin mo na sila. No, kapag sinabi niya na paano ba yung ginagawa mo, edi sabihin mo lang sa kanila, bili ka lang nito ng package. Hindi mo kailangan mag-present. Yun yung maganda dito sa part na to. Hindi mo kailangan magbilog-bilog. Hindi mo kailangan na ipakita yung kumpanya. This is our company. Hindi mo kailangan mag-clear book dito sa sinasabi ko sa iyo. Kaya ito yung pinakang simple at pinakang mabilis na paraan, no, para kang makapag-recruit at the same time na hindi ka nababagabag ng konsensya mo sa ginagawa mo kasi alam mong totoo na kumikita nga talaga. Pag tinanong niya, anong paano ba sumali diyan? Ano ba ginagawa mo? Actually hindi naman tatanong kung paano sumali. Tanong niya, ano ba 'yan? Paano ba 'yan? Paano ba 'yung pagbebenta ng product online? So sabihin mo lang sa kanya, bumili lang ako nitong package na to para magkaroon ako ng discount sa susunod ka na purchase. Tapos, pagbili ko nitong package na to, binenta ko yung product kasi meron namang itinuturo sa amin kung paano. Lalo na kung merong tinuturo sa inyo kung paano. Kung sakaling wala, ikaw na mismo yung magturo sa kanya. So, pwede mo sabihin sa kanya, bibili ka lang nitong package. Tuturo ko sa iyo kung paano mo siya maibibenta para mabawi mo yung puhunan mo. Tapos, pag nabili mo na yung package, may lifetime discount ka na. Depende kung ganun yung in-offer ng company nyo. Hindi ko alam. Kasi typically, ganun yung in-offer ng mga company. Lifetime discount sa product, one-time membership, ganun. May lifetime discount ka na sa product. Tapos, ang gagawin mo na lang ay ibebenta mo. Ituturo ko sa iyo kung paano mo siya ibebenta para mabawi mo yung puhunan mo. Tapos, once na naubos mo na yung product na yon,
pwede ka ulit bumili ng product pag ibebenta mo na ulit siya. Hindi mo naman kailangan mag-stock ng marami. Di ba kung nag-o-offer yung company nyo ng like mga dropshipping, mga ganyan, edi mas maganda kung ganun. May dropshipping kayo. So, ibig sabihin, hindi kailangan mamuhuna ni member sa product na binibenta niya. Tapos, ibig sabihin is, hindi na siya bibili, kailangan pa bumili ng stock. Tapos, i-stock niya sa kanya. Tapos, ibibenta niya. Pwedeng ibebenta na niya, tapos papadala na ng company. So, meron kasi kami ganun. Okay, meron sa company namin, meron sa team ko na ganun, na dropshipping na system. So, hindi na kailangan. Magbebenta na lang talaga yung member. Yun na lang talagang inisip sila. Ganun lang kasimple yung explanation. Uulitin ko, di ka magbibilog-bilog kasi ayaw natin ipakita mo sa kanya na networking yung ginagawa mo. Hindi tayo nagsisinungaling. Totoo yung sinasabi mo, online selling nga eh. Kasi most of the time nga, pagdating sa network marketing, yung isang side lang yung pinapakita natin palagi, which is recruiting. Bakit hindi online selling? Diba? Bawal ba? Diba? So, yun lang yun. Hindi ka naman nagsisinungaling. Okay? Pero, pinapakita mo sa kanya, online selling talaga yung gagawin natin. No? Pagka sinabi nila networking, networking din ba yan? Yung kumpanya, networking, pero hindi naman ako nagre-recruit eh. Ang ginagawa ko lang is nagbebenta ng products online. So, sineshare ko to sa'yo kasi hindi ko alam kung gusto mo o hindi. Pero kung ayaw mo naman, wala naman problema. Okay lang sa akin kasi nagbebenta naman ako ng products eh. So, gusto ko lang talaga itong ishare sa mga tao kasi gusto ko rin makatulong. Pero kung ayaw nila, hindi ko naman pipilitin. Diba? Diba? Simple lang. Napaka-simple lang. So, ganun lang yung simple step. Three simple steps na magagawa mo kaagad kung paano ka makakapagpasali ng mga prospects mo. No? Hindi na natin pinakumplika. Hindi ko na kayo pinahirapan. Ang dali-daling gawin. Kung ayaw niya, next prospect. Kung ayaw niya, next prospect pa din. Pero huwag kang titigil sa pagbibenta ng products. Okay? Huwag mong, hindi yan one-time result. Kailangan tuloy-tuloy. Mas maganda kung mas malaki. Kasi malay mo, yung mga tao nagre-reject sa'yo kasi pinakita mo, let's say, ang kinita mo is 3,000, ganyan. Malay mo, yung mga tao nagre-reject na yun sa'yo kasi hindi pa sila nalalakihan dun sa income mo. Malay mo, next time, kumita ka naman, nagtuloy-tuloy ka lang sa pagbebenta at the same time, isinishare mo na yung online selling. Tuloy-tuloy ka. Next time, kumita ka naman, 1 week, 5,000. So, share, pwede mo ulit ishare ulit sa kanila dun sa mga tao nagre-reject sa'yo, 5,000 naman yung kinita ko ngayon. Oh. Totoo naman eh. Hindi ka nang hype. Nagbebenta ka ng products. Di ba? Totoo yung pinapakita mo. Nireject ka ulit. Next prospect ulit. Benta-benta ka lang. Next time, kumita ka naman. Halimbawa, mas lumaki. 10,000. Dadating yung time na makukumbinsi sila sa resulta mo. Na totoo. Na hindi mo ginagamit pambaliw. Na hindi kinamada. Hindi multiple accounts. Legit na nagbebenta ka ng produkto online. Di ba? So, yun yung three simple steps kung paano mo magagawa na makapagpasali ng mga prospect mo sa yung network marketing business. So, kung gusto mo pa na mas marami ka pang matutunan pagdating dito sa ganitong klase ng training, recruiting, meron akong ginawa na special course which is yung Ethical Recruiter. So, itong course na ito, diyan ko tinuro from beginning hanggang sa may mapasali ka, ano ituturo mo sa kanila pag napasali mo na sila, paano mo sila maduduplicate, paano mo sila makikip. Tinuro ko na lahat yan dun sa Ethical Recruiter. Saan ka kukuha ng prospect, paano mo i-share yung business. So, isa to dun sa mga part na naituro ko sa Ethical Recruiter which is itong tinuturo ko sa inyo sa video na to. And marami pang iba, paano ka magpe-present ng negosyo mo, ano yung effective na sasabihin, closing the deal, handling objection, kompleto na. From start to finish. Kahit na baguhan ka or kahit na matagal ka na sa negosyo na ginagawa mo, malaking may tutulong sa'yo ng Ethical Recruiter course. So, hanapin mo lang yung link sa description nitong video na ito papunta doon sa Ethical Recruiter para makita mo kung paano ka makakapag-enroll sa course na yun. So, kung marami ka natutunan sa video na ito, hit mo yung like, comment ka dyan sa ilalim, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa tinuro ko sa'yo, and kung marami ka natutunan, i-share mo rin to sa mga members mo, sa mga friends mo na networkers na alam mo na matutulungan nitong video na ito. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!